extended ng 3 buwan ng SIM registration. Pinayagan niya ni Pangulong Marcos batay sa rekomendasyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ibig sabihin, pwede pang magparehistro ng SIM pagkatapos ng naunang deadline bukas, April 26. Pero babala ng DICT, posibleng unti-unti ring putulin ang ilang serbisyo sa mga hindi pa rehistrado ang SIM. Kabilang daw dyan, ang pagkawala ng access sa mga social media app gaya ng Facebook at TikTok. Tutulungan naman daw ng DICT ang ilang rehiyong mababa pa ang bilang ng registered SIM users. Tatanggapin na rin daw ang barangay ID na mas madaling makuha. Nagpasalamat naman ng Globe sa extension ng SIM registration. Welcome rin ito sa PLDT Smart. Hinihintay pa namin ang panig ng Ditto Telecom Unity. Samantala, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ng iba't ibang sektor laban sa pagpapatupad ng SIM Registration Act. Hindi pa dinetalya ng SC ang dahilan ng kanilang desisyon. Pero pinagkokomento nito sa loob ng 10 araw ang mga respondent, kabilang na ang iba't ibang telco at ahensya ng gobyerno. Kanya-kanya ng diskarte ang ilan para maibsan ang init ng panahon habang nag-aaral o nagtatrabaho. Heat break o 3 oras na pahinga ang isinusulong sa Senado para sa mga construction worker. May report si Rafi Tima. Tatlo na ang electric fan sa classroom na ito sa Katmon Integrated School sa Malolos, Bulacan. Pero kulang pa rin na pantapat sa matinding init. Ilang beses na din po na may mga batang dinadala ng clinic po nahihirapan huminga. Kaya ang ilang estudyante, kanya-kanyang diskarte para mapawi ang init. Maging ang mga construction worker na ito, may mga ginawa na rin pagbabago sa kanilang trabaho. Pag medyo mainit, yung ibang trabaho sa loob muna ginagawa. Pero sa construction, hindi raw talaga maiwasang magtrabaho sa initan. Kaya isinusulong sa Senado ang pagkakaroon ng heat break o tigil trabaho mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At ang oras na yan, di raw dapat ikaltas sa oras ng trabaho. Maganda raw ang panukala, pero may epekto sa construction timeline ng mga proyekto. Okay po sa amin, kasi siyempre 2 oras ng masasayang. Hindi lang mga tao, pati mga palayan apektado rin ng mainit na panahon. Nagkabitak-bitak na ang palayang ito sa Lambayong Sultan Kudarat. Ang mga palay, nagmukha na lang damo dahil hindi na ito lumaki bunsod ng kakulangan ng tubig. Natuyo rin daw ang katabing irrigation canal. Sa gitna naman ng nakatutos ng init, may mga lugar pa rin sa bansa na nakaranas ng mababang temperatura. Sa daily temperature monitoring ng PAGASA, nangunguna sa listahan ang Baguio City na nagtala ng 17.6 degrees Celsius kaninang 4:50 a.m. Sunod sa listahan ang Malaybalay Bukidnon na nasa 20.5 degrees Celsius kaninang 6 a.m. Basco Batanes na nagtala ng 20.8 degrees Celsius bandang 2 a.m. Tanay Rizal na 21 degrees Celsius ang temperatura ng 8 a.m. At Mulanay, Quezon, na kaninang 6 a.m. ay nagtala ng 22.4 degrees Celsius na temperatura. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalmahan ng isang grupo ng mga estudyante ang inihihirit na 4-10% dagdag tuition ng ilang kolehiyo at universidad. Sa impormasyong nakalap ng National Union of Students of the Philippines o NUSP, tinatayang umaabot sa 150,000 pesos ang tuition kada taon sa mga private school para sa higher education sa bansa. At sa susunod na school year, may hirit pa raw na dagdag singil ang mga private school para sa tuition and other fees. Panawagan ng grupo sa Commission on Higher Education, magkaroon sana ng moratorium sa tuition increase sa mga private school. Binigyan ng CHED ng hanggang Biyernes sa mga pribadong kolehiyo at universidad para magsagawa ng konsultasyon kaugnay ng tuition increase para sa susunod na taon. Pinag-aaralan ng Japanese government na dagdagan ang mga industriya ang pwedeng mag-renew ng resident visa. Ayon sa pahayagang Nikkei, ang mga nasa construction, shipbuilding at nursing lang ang pwedeng magka-resident visa, habang hindi naman pwedeng mag-renew ng specified skilled worker o SSW visa ang iba pang industriya matapos ang 5 taong pagtatrabaho sa Japan. Target ng Japan na maparami ang skilled worker doon sa gitna ng mabagal na pagdagdag ng populasyon kumpara sa mga tumatanda. Pinag-aaralan pa ngang mabigyan sila ng permanent resident status at payagang makasama sa Japan ang asawa at mga anak.
Posible itong maaprubahan sa Hunyo at may patupad sa 2024. Wala pang pahayag tungkol dito ang Department of Migrant Workers. Inaayos na raw ng Department of Transportation ang iba pang paraan ng pagbabayad ng pamasahe bukod sa cash. Kabilang dyan ang pagbabayad ng pamasahe sa pamamagitan ng cellphone at QR codes at ang paggamit ng iisang card sa lahat ng uri ng transportasyon. Posible rin daw yung konsepto ng unified fare o yung isa na lang ang babayarang pamasahe sa halip na putol-putol na bayad. Pero mangyayari lang yan kung may isang national standard na susundin ang lahat ng mga solution provider. Balak ilunsad ang national standard sa loob ng 3 buwan para ito na ang susundin ng mga posibleng solution provider. Para sa koleksyon ng mga pamasahe sa jeep halimbawa, papasok ito sa sistema na siya namang magbabahagi ng kita sa mga operators. Tara! Jeep! Saan aabot ang halos 200 piso mo? Sa Bohol, tila malilibot mo na raw ang buong mundo dahil sa mga world-class landmarks na atraksyon doon. G, tayo dyan kasama si Joseph Moro. Paano mo masasabing nalibot mo na ang buong mundo? Dito sa Bohol, may one-way trip ka na around the world mula sa Leaning Tower of Pisa sa Italy, Golden Gate Bridge ng San Francisco, California, Statue of Liberty sa New York, Christ the Redeemer ng Brazil, at Big Ben sa London. Welcome to Sikatuna's Mirror of the World and Botanical Garden. Sina Ralph at Marilyn, nakapangimbang bansa na bilang mga OFW. Pero nang mapunta rito, nagulat ako eh. Marami palang bago dito at saka kasi nakita ko na siya personal sa ibang bansa talaga. Pero nagulat din ako kasi ay kuha. No, gaya nila yung ano yung forma talaga. Parang walang pinagkaiba siguro sa laki lang talaga. Tulad daw ng Merlion Park sa Singapore na napuntahan mismo ni Ralph, talaga raw kuha. Si Marilyn naman ang pinapangarap mapuntahan na Eiffel Tower ng Paris. Dito na niya unang nasilayan at napasyalan. 2018 lamang nang buksan ito ng mag-asawang nais rin ipakita ang mga nalibot na nilang tourist spots sa ibang bansa. Maliban sa landmarks, may ilang tanim at mga bulaklak din na makikita rito. Pet-friendly rin ang resort at sa halagang 120 hanggang 150 pesos lamang, may tila trip to abroad ka na. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas maagang mapakikinggan ang Subtract album ni Ed Sheeran sa Pilipinas, pero hindi sa streaming platform kundi sa Ferris wheel. All good naman daw si Taylor Swift matapos masugatan habang nasa concert. May report si Lars Santiago. The show must go on para kay Taylor Swift matapos siyang ma-endure habang nasa The Eras Tour. Sa Instagram, ikinuwento ng pop star kung paano siya nasugatan sa kamay. Natapakan daw niya ang kanyang damit, bumagsak sa dilim habang nagbibihis at naitukod ang palad. Biro niya, kasalanan ito ng Mercury retrograde. Heads up, Filipino serious! Dahil may espesyal na regalo sa inyo ang English singer-songwriter na si Ed Sheeran. Mapapakinggan kasi ang kanyang upcoming 5th studio album na Subtract. Hindi lang basta sa streaming platform, kundi sa Ferris wheel. Ayon sa Warner Music Philippines, magkakaroon ng exclusive album listening experience sa Mall of Asia Eye sa May 4, isang araw bago i-release ang album. Ang bawat bagon ng MOA Eye ay i-convert bilang private listening booth. Ang Subtract ang itinuturing ni Ed na most honest album na inspired daw sa mga pinagdaanan niya sa mga nakalipas na taon. Isa na namang South Korean oppa ang bibisita sa Pilipinas. Yan ang Squid Game star na si Wi Ha Jun. Next month, may chance ang fans na makita siya up close and personal sa fan meet na sponsored ng isang brand kung saan siya ang global ambassador. Lars Santiago, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahilig ba kayong mag-video kesa beach?
Ipinagbabawal na yan sa Tondaligan Beach sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa lokal na pamahalaan, layo ng pulisiya na mabawasan ang kaguluhan sa beach na kadalasang ugat daw ay videoke. Naabala rin daw ang ilang bisita sa ingay ng mga kumakanta. Dahil dyan, bawal na rin ang pagpaparenta ng videoke sa beach. Inalmahan yan ng ilang turista pero hindi sila pinagbigyan ng LGU. Hindi ka ba nakakaintindi ng gay lingo? Nako, struggle lalo kung itong dalawang TikTokerist ang makakausap mo dahil mas pinalalim pa nila ang Becky language na patok ngayon sa netizens. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Ano daw? Maria Gupeta, Paris Weisra, Kelly, Paris Weisra, Maria Taperakbeko. Wala ka bang maintindihan? Drive-stra, Paris Weisra, safety. Kung nosebleed ka na sa slangs ng Konyo at Gen Z, keep up tayo sa mas malalim na lingwahe ng mga Becky. At itong duo na ito, tiyak makakatulong sa'yo. Drive-stra, Paris Weisra, safety. Sila Razel Juanillo, aka Cherise, at Mark Oliveros, na kilalang si Yes na Yes for You, mga content creators mula Cavinti, Laguna. At ang kanilang mga TikTok videos, spoken in gay language, na tila sila lang daw ang nagkakaintindihan. Gumawa ako ng sarili kong language kasi ganyan yung language nilang gay lingo sa probinsya, hindi ko maintindihan. Pare-pareho na kami hindi magkaintindihan. Mas in-exage pa namin, parang mas pinalalim namin yung gay language namin para hindi kami mas maintindihan pag may pinag-chismisan kami, ganyan-ganyan. Hanggang sa dinala lang namin siya sa social media. Pero kahit hindi raw sila maintindihan, aliw na aliw ang mga netizens sa kanila. Kaya para makarelate ang kanilang followers, gumagawa na rin sila ng mga translation videos. At may ituturo pa silang technique. Papahabain mo, kahit wala namang meaning yung mga pares, waestra, ingrasya, ang pinakang-importante yung keyword. Maria Gupeta, pares waestra, Kelly, pares waestra, Maria Taperakbeko. Ang tawag daw sa gupit na gusto nang ipagupit sa iyo ay taper fee. Oh, get some Paris Weistra ni Yoshi Belstra? As in, naiintindihan nyo na ba? Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po mga balitang dapat nyong malaman, sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan ni Ato Maralio, ako si Maki Pulido at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.